1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Diyos ko, nakakaloka kasi ay nako, grabe, ang dami natin chika ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo. At isa na nga dito, syempre, yung tinawagan ako kanina ni PE teacher, na loka ako kasi nag-video call siya sa akin kanina after lunch ko kanina doon sa kabilang school. Unexpected call. Oh my God. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako ng ganung kabongga kasi hindi ko ina-expect. Naloka nga ako kasi nga, ano, gusto niya ipaalala sa akin yung bukas yung trip namin. Baka daw makalimutan ko at malate daw ako nang dating. 6 a.m. daw, kailangan daw nandoon na daw ako sa school. Sabi ko, aga-aga naman, para naman gusto niya nandoon na ako matulog sa eskwelahan, di ba? So yun, sabi ko, oo, sige, darating ako. Tapos sabi niya sa akin, kamusta ka naman dyan? Sabi ko, okay naman. Sabi niya, kumain ka na. Sabi ko, oo, sabi niya, sino daw kasama kong kumain? Sabi ko, syempre yung mga teacher dito, sabi ko. Tapos ang sabi niya sa akin, anong kinain mo? Sabi ko, ikaw. Charot, sabi niya. Tapos natawa siya. Tapos sabi niya, hindi nga, ano daw ba yung kinain ko? Sabi ko, noodles. Tapos sabi niya, ah, okay, masarap ba? Ayun yung mga tanong niya sa akin, di ba? Ang kulit. Tapos sabi ko, sige na, nagtuturo ako. Sabi niya, sige, bye-bye. Sabi niya, see you tomorrow. Ah! Di ba, ang bongga lang. Ikaw ba naman? Bigla kanyang tawagan out of the blue. So, ano kaya ibig sabihin nun? Ay nako, ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Magtataas ang kilay niya. Kaya, ay nako, sorry ka na lang, girl. Charot. So, ayun nga. So, syempre, shoutout sa inyo lahat. Shoutout ng bonggang-bongga. So, walang sawang sumusuporta dito. At saka, syempre, kay Perfecto Insyong. Insyong. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay mo sa akin. At saka syempre kaila Joal, kaila Ryan Matugas, kay Joey, na lagi ko nakikitang nakatutok dito sa akin. Maraming maraming salamat sa pagmamahal ninyo. So yun, kaya naman guys, simulan na natin ang chika para magtaas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Mr. Supra Mexico tong taon na to na lumabas sa Mexico kasi daw ano, may plano pa daw sumali sa iba pang pageant. To be honest ako, masasabi ko, ang bongga. Sabi ko, why not? Diba? Kasi kung gito naman kagwapo to, Diyos ko naman. Ay nako, grabe. Ewan ko na lang kung di magpauling si Geisel sa kanya. Charot! Yes, para siyang si Superman, to be honest. Ang sarap niyang jowain. Yung jowain na hindi mo pagpapahingahin. Charot. At lahat talaga titikman mo sa kanya. Parang feeling ko, isang laban pa at mananalo na to sa international pageant. Diba? Kung ganito ba naman ka bongga to, ay nako, ewan ko na lang. Basta laban, o, diba? So, go, 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 Mr. Mexico. At malay mo, sa ibang pageant na sasalihan mo, ay makakuha ka ng titulo. O, titulo ng mula sa puso ko. Charot! So, yan ang gwapo niya, no? Ngayon ko lang napansin yung kagwapuhan niya. Pero ito, si Mr. Ivan, planong kunin ang Miss Universe Indonesia sa bagong organization. Kaya, nagtataas ang kilay niya sa mga nangyayari. Ay, nako, to be honest, ako, parang hindi naman na imposible na magkaroon siya ng interest dito sa Miss Universe Indonesia. Eh, kung dito nga, di ba, sa Miss Grand, reyna-reynahan dito si Mr. Ivan. Actually, si Mr. Ivan naman, mabait naman to, na-meet ko na to in person. Kaya lang, ang problema lang sa kanya, mahaderang bakla. Alam mo yon, yung talagang buhaya, charot, buhaya sa titulo. Yan. So, ako masasabi ko, bahala siya. Ang alam ko ay ipapaklose na daw ang mga pageant sa Indonesia, charot. So, yun. So, good luck sa kanya. Kasama siya doon sa iko-close. Diba? So,
Ako, why not? Kung kaya naman niya i-carry ang Miss Universe Indonesia at kaya niya mag-franchise ng bonggang-bongga kay Madam Anne, di ba? Gusto yan ni Madam Anne. Bakit naman hindi? So, si Ivan may napatunayan na rin naman niya sa bansa nila na marami na siyang nahahawakan ng mga beauty queen at saka meron siyang ngayong Miss Grand, o di ba? Kumbaga parang prove na yon na kaya niya mag-handle ng isang pageant. Kumbaga, hindi imposible na. Kaya para sa akin, okay lang kung si Ivan ang kukuha ng franchise na Miss Universe Indonesia 2023. Kung siya ang magbibid, di ba? Go, go, go. Laban lang. Bakit naman hindi? And then, para sa sumunod na chika, Miss Universe Thailand Phuket. Siya na kaya makakakuha ng corona ngayon taon na to ng Miss Universe Thailand kahit wala siyang dugong Thailander. Anong tingin mo dyan, Mama Sam? Ang tingin ko dyan, good luck sa kanya. So, hindi ko alam. Kasi ako para sa akin, sa totoo lang ha, deserve din naman ni Vina na maipadala sa Miss Universe. Kasi tatlong beses niya na siyang sumasali dito. Pero hindi ibig sabihin na tatlong beses ka na sumasali, ay pwede ka nang manalo. Kasi parang mga ibang, para din lang yan sa atin, di ba? Hindi naman lahat ay nabibigyan talaga ng swerte na maka punta sa Miss Universe. So, halimbawa, si Pauline, pero may iba siyang pageant na pinuntahan. So, ang akin si Vina, sana kasi nag-try si Vina ng ibang pageant katulad ng Supranational. Bakit hindi? Noon, di ba? At saka, yung iba pang pageant na pwede niyang salihan. Kaya lang kasi, nag-game over na kasi ito talagang si Vina kasi kinasal na nga siya. Pero parang tinatawag pa rin siya ng universe eh. Kung iisipin mo kasi diba, biglang nagkaroon ng married woman allowed na sa Miss Universe. You can imagine, from parang wala na siyang pag-asang sumali, eh nagkaroon pa rin ng pag-asa. So, ibig sabihin nun, tinatawag na talaga siya ng universe. It doesn't matter naman kung wala siyang dugong Thailander. Ang importante, yung puso niya ay isang Thailander. At marunong naman siya magpasa Thai more than nga sa mag-English. So, ang akin, wala akong nakikitang mali kung siya ang ipapadala sa Miss Universe. At hindi ko rin naman nakikita na parang magiging sagabal sa kanya ang pagiging isang Indiana na walang dugong Thailander. Kumbaga parang nasa puso at isip ni Vina ang pagiging isang Thailander. At kung sakasakaling siya ang mananalo dito, isa siyang gumawa ng istorya na talagang make it the history of Thai. Nag-make siya ng history sa Thai pageantry. Kasi diba, siya ang kauna-unahang, kung sakasakali ha, siya ang kauna-unahang beauty queen na lalaban na walang halong dugong Thailander dito sa Thailand. But pusong Thailander, di ba? So why not? So hindi yan nakukuha sa dahil may dugo kang Thailander, ay dapat yun lang. So nasa ano yan, performance niya at nasa destiny niya. And malay, at siya yung napipisil dito ng mga tao na gusto talagang ilaban sa Miss Universe. Sana wag lang lumagpak. Kasi andiyan dyan si Jasmine, andiyan dyan si Antonia, at ang dami pa mga kandidata na magagaling na talagang masasabi ko, oh my God, nakakaloka. Pero mas nakakaloka to, Julia Mori. Gusto, mataangkad at maganda ang ilalaban sa Miss World. Yes. Ang gusto kasi ni Madam Julia, yung mga tipo, mga six-footers ang height. Actually, napansin ko na yan eh sa Miss World. Kahit hindi ka ganun kagandahan, basta matangkad ka, tapos meron kang advocacy, matlaki yung chance mo na talaga makapasok sa semifinals, manalo ng Miss World. Ayun yung nakikita ko. Kasi kung papansinin mo, ang gusto kasi ni Julia Mori talaga, yung mga matatangkad na kandidata. Noon-noon nga, di ba, yung mga nilalaban sila, Carolina Subiano, mga 5'10", ayan, si, ano, Carolina Subiano, at saka si, ano ba to? Si Gwendolyn Ruiz, di ba? 5'11 naman yon. And then, si ano, Catriona Gray, di ba? Matangkad din naman. Michelle D. Ayan yung mga gusto niya, yung mga matatangkad, yung mga haba ang bias. Eh, kahit naman itong si Megan Young, matangkad din naman. So, ibig sabihin talaga, isa sa mga category dito sa Miss World, eh, dapat matangkad ka at diyosahan ang beauty mo. Yung mga tipong pang Barbie, di ba? Ayan yung mga gusto ni Madam. Eh, yung mga pinapadala natin, mga pang Miss Universe. Kaya,
hindi tayo nanalo. So, tingnan natin this year kasi si Gwendolyn Forlyol naman, parang feeling ko naman, papalo. Pero mas papalo to. Mama Sam, tingin mo, Chelsea Smith, pwede bang pang supranational? Ayan. So, yes, why not? Bongga. So, para sa akin ha, bakit hindi? Nakikita ko naman na isa to sa mga magaling natin ipinadala sa international pageant at napatunayan niya sa Miss Globe. Kahit hindi siya nagpwesto doon ng top 5, nakita naman natin yung atake niya talaga from the beginning until end. Medyo na dugasan lang talaga siya doon eh. But kung ako yung tatanungin mo, bakit hindi? Pwede siya sumali sa Miss Philippines at naniniwala ako na kayang-kaya niyang masungkit ang corona ng Miss Supranational. At kapag pinadala natin ito sa Supranational, feeling ko, yes, aatake ito ng bonggang-bongga kasi sa beauty na meron siya, sa ganda na meron siya. Bakit hindi? Naniniwala ako na kaya niya ang competition ng Supranational at kaya niyang pumuesto doon ng bonggang-bongga at mag-title, di ba? So, yun. So, abangan natin kung sasali nga ba si Chelsea Fernandez sa Miss Philippines this year. So, habang-abang to, no? Ang isa sa mga naririnig ko si Maureen Robowich, ayun, sasali din yan eh. Parang feeling ko, nararamdaman ko. Tapos, meron pang kandidata na parang nakikita ko din na papalo din talaga dito sa Miss Philippines. So, hintayin natin. Hintayin natin yung officially candidates. But, kung sasali si Chelsea Smith, oh my God. Exciting to. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive para lagi kang maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! See you tomorrow! Thank you guys!